na masayang kwentuhan na may kasama pang pag-asa for everyone. One for all for one. Sa ngayon, meron na tayong 24, 24 na. Na silya sa ating plastic ni Juan Project. Mas pararamihin pa natin yan para may padala sa mga batang nangangailangan ng silya sa eskwela. Ang dami niyan, Tito Sen. Aligarin mga balita tayo sa mga dabarkan sa barangay. Pasok! Mainit doon, no? Mali na naman yung choreography mo. Bakit? Kumapasok ka sa dulo, mali pa. Ituro mo. Yung pakita niyo ulit. 1, 2, 3. Huwag naman sa chit. Sinanay ko sa makahawak. Oh, ayan. Ganon. Oh. Magaling yan, oh. 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 Ha? Ayan, oh. Dancer talaga ba yun? Dancer? Dancer. Sumasayaw ka talaga, ate. Oh. Dancer ka before. Saan? Sa Speed. Saan? Speed! Sabi ko na nga. Oh. Dancer yan. Saan yun? Sa Speed. Speed. Na-raid lang yan eh. Hindi po, hindi. Saan yun? Pag ballroom, magaling sa liftingan, speed magaling dancer, yan ang Speed. Grupo nila Egay. Oh. Oh, sumasayaw. Egay Biker. Sumasayaw ngayon sa Sunday, pinasaya ngayon yan. Oo, di ba? Kaya lang, puro bata na, di ba? Talaga? Ay, thank you. Pero magaling, magaling. Salamat, sumaya, salamat sa inyo mga nakisayaw. Nay! Yeah, magaling umataw eh. Oh, yung opening ng Brazil, parang Itbulaga lang eh. Oo. Oh. Oo, oh, kaya-kaya na. Rio! Siyempre, okay, kaya ba Rio yun eh. Ah, so, na-miss ko yung ano eh. Salamat po. Na-miss ko yung sa Pilipinas eh. Wala, parang ka nanood ng Itbulaga. Eh, okay, kasi... mga telepon. Teka, nasan ba tayo? Nasan tayo? Nasa Tondo po tayo. Tondo, Manila. Tondo! Choreographer. Ah, Tondo. Tondo po. Hihila ka nila, Jose. Baka hindi nila na artista ka. Hello. Oh, oh. Huwag ka masyado dumikit. Artista ako. Mamahali ng kulon ko. Taga dyan ka, Jose. Ah. Ano ba kulon mo? Medyo malayo sa amin to, Tito Sen. Gaano kalayo to, Jose? Ay, ayoko sabihin. Baka may dumating pa. Ano kulon mo? Baka batikulon lang yan, ha? Hindi. Basta galing Paris yung kolon ko. Wow! Nag-crave tuloy ako ng batikulon ng manok. Chicken deli, uy! Oy, mga tangkotondo, telepono, sagutin nyo. Oh, baka may kayo nang tinatawagan, ha? Hello? Hello? Parang inaaway ka. Ba't galit ka? Inaano ba kita? Bakit naniningaw ka? Inaano ba kita? Hello ka rin! Sino to? Sino to? Baka hindi mo alam si Tito Sen ang kausap mo, oy! Oy! Tanya natin! Bunsong kapatid ni Bigito, oy! Tama! Ano? Andiyan, sino? Ayusin ko yan. Sino ka? Sino ka? Ano bang alam mo? Ayaw na tuloy magsalita. Ayaw magsigawan. Hello? Hello? Wala na, nalulog na. Sigaw kayo na sigaw eh. Andyan ba si Ruben? Hello? Chismosan, chismosa, dating mo. Bakit? Sino yun? Chismosan, chismosa, tong isa. Andyan ba si Ruben? Ruben? Ayaw nung malumanay. Wala na. Hello? Kilala mo yan? Uy, ate. Hello, Ruben? Hello? Ruben Tagalog? Saan na lang? Yung nga iniisip ko eh. Punta mo na lang. Opo. Sitahin mo nga ito. Bakit naninigaw siya? Sige, sige. Kilala mo si Ruben? Ruben Evite. Opo. Sino yun? Ayun po. Ruben Tatoo po. Ruben Tatoo? Hindi Tagalog, Tatoo. May Tatoo. Baka nandito kami sa Tondo sa lugar ni Koyang Ramon Robles. Tinatakot mo ko, ha?
Boyang Ramon. Ruben Tato. Ruben Evite. 1283, dinalupihan. Ruben Tato. Abe, bataan pala yun, dinalupihan. Love you, maal. Kala mo, ano Ruben Tato, ano, hala. Kala niya, tatakot ako, rereto ko siya kay Rose. Kaya po. Hindi yan. Huwag mo ako sagutin dyan. Oy! Sige nga, sabi niya, hello. Jose! Oh, bigyan nyo ba? Kuya, hindi yan. Hindi mo na mic. Yan lang po yung bass niya. Nawakan nyo lang. Yeah, ito yeah. Po, maririnig. Dito nyo sasabihin, lalabas dyan sa tenga nyo. Mang Ruben. Opo. Yun. Ruben Tato. Opo. Siguro, maraming Ruben dyan sa lugar nyo. Eh, hindi ko po alam. Bakit ka bakit po tinawag kayong Ruben Tato? Nagtatato po ba kayo? Opo, mananato po ako. Ayun, mananato. Tama si Pare Joey. Mananato, kaya Ruben Tato. Yung sa mga tato niya, Mang Ruben, kayo naglagay ng tato niyo sa sarili niyo. Yung iba po. Yung iba. Yung iba? Opo. Yung hindi ninyo abot? Ay, hindi ko po. Sa lahat po na nagtatato, kayo yung walang tato. Hindi, marami po. Asan? Ayun. Ay, marami pala. Ay, mano-mano yan. Sa binte. Oo. Oh. Binte. Siya gumawa niyan? Hindi po. Yung iba, yung sa bilibid po iba. Ayun. Ah, sa bilibid. Ah. Namasukan po kayo. Oh, eto, may nagbakasyon kayo ron? Nagbakasyon kayo? Nagbakasyon kayo? Opo. Oh, ganong katagal kayo ron? Eh, mga 4 na taon lang po. Ah, 4 na taon lang. Kailan po yan? Eh, 1954 po. 1954. 54 na. Hanggang? Hanggang 1966. Hanggang 66? Opo. Hindi mo, inabot mo si Baby Asisyo? Ah, hindi ko na po inabot yun. Ah, hindi mo inabot. Saan ba kayo namasukan? City Jail sa Monte? Sa City Jail po. Ah, City Jail lang. City Jail lang. Sa Monte. Wala, bats ko lang to. Jose, Jose, may tanong lang ako. Sa mga naging siga sa Tondo, sino yung natatuan niya? Ay, hindi ko po natandaan eh. Inaabot niyo sila, Asyong? Ay, tingala po kayong konti. Yung mga kasamahan niya po, inaabot po. Mga kasamahan ni Asyong? Opo. Sila Ben Tuare. Ah, sila ano? Si, Tuare. Ah, sila Boy Aguila. Oh, Boy Aguila? Boy Aguila. Boy Aguila. Oh. Tinatuan niyo ng Aguila yun, ano? Ay, di na po. Eh, mga naabot lang yan. Bata pa ako nun eh. Bata pa siya. Ah, bata pa ako yun. Ako nagpatato nun, nung araw nun. Ah, may asawa po kayo, Mang Ruben? Meron po. Ah. Mahiyain ba siya o mabigat yung ulo? Hindi ano tayo? Po. Mabigat ba ulo nyo? Hindi na po kasi. Hindi pa kayo sikat, ang bigat na ng ulo nyo. Hindi, may ano ko tayo eh. May sipon. May sipon? May sipon. Singa lang po yan, singa. Ay, ano? Ayan, singa lang po. Oh, keep the change. Ilan taon na po kayo, Mang Ruben? Eh, mag-iitin po sa October. 80. Sa October daw. 80 sa October. Thank you. Si Mrs. Eh, ano po? 50 na po, 50. 50? Bata? Ba't bata si Mrs.? 30 anos ang bata. Ano yan, pangalawa asawa nyo o? Eh, una lang po. Una? Asawa. Bakit? Kailan kayo nagpakasal? Eh, October... Boom! Ano? 2000... May delay. 2000! Yung 2000 lang kayo nagpakasal? Oh, ano yung asawa ko eh, hindi ko natandaan. Pero kuya, Uba. Mas maganda siguro pumunta tayo sa bahay nila. Tara! Buti nga! Halika, kuya. Hinagip mo. Akala hinagip ko bahay mo. Na nila yan! 30 anyos ang tanda mo rin sa misis mo, hinagip mo? Hinagip. Kung kailan lang eh. Si Ruben Tatu. Hello, kumusta kayo dyan? Ah, oh, baka malaglag kayo, ha? Gaano ba galaw? Oy, si Sol de Guzman, batingin ko na ng happy birthday. Sol de Guzman, happy birthday. Rafi! Happy birthday! Father oh, Jeff! Si Father Jeff! Father Jeff. Congratulations! Father Jeff, congrats, Father! Ano nga pala? Ano ni Father Jeff? Sacerdotal anniversary. 15 years siya pare. Uh-oh. Father Jeff, thank you po. God bless, Father Jeff. Jeff Quintela. Father Jeff, may malaking ano yan?
Tato. Tarpulin. Madaling. Tato. Masarap kausap yan si Father Jeff. Ikaw ba, Jose, may tato? Dito, Sen. Ayaw ko kayo. Hindi, wala. Ano klase sagot yun? Ako meron. Nakatago yung tattoo ko dito, Sen. Pero magpapatato ako dito, Sen. Total art na pala ngayon ng tato eh. Ah. Papalagay ako dito. Sa noo. Anong lalagay mo dyan? Lalagay ko, tato. Para pag may nagtanong, hindi na magtatanong. Kasi pag may nakita tato, anong tato mo? Ano yan? Oh. Alam mo, nagbasa na. Lalagay ko dito ngayon, tato. Para pag nakita, Jose, tato yan, oh. Oh, bahay ni Mang Ruben yan. Oo, bahay niya. Mang Ruben. Eh, kayo po'y asawa. Ito'y asawa, Tito Sin. Saan? Hali kayo. Ayun. Ilang taon na nga po ulit kayo? 50 po. 50. Kailan lang kayo nagsama ni Mang Ruben? Matagal na po. Ilang years po? Ano na eh? 70 na. 30, ano? 5 na yata. 30 years na? Mang Ruben, ilang taon ka nung nag-asawa ka? 46. Tapos kayo, ilang taon kayo nun? 26. 16. Ah, 16. 16? 16. 46, 16. Ah, kaya kayo nakulong. Grabe ka naman kay Mang Ruben. Eh, bawal yun eh. Eh, bawal eh. 15 anos, Tito Sen. Kaihiwalay pa lang sa daddy nito nun. Kamubutas pa lang. Ano ba? 15 anos ka. Bakit? Saan mo nakilala si Mang Ruben? Diyan lang po sa Blumintre. Mang Ruben, 40 na kayo nung nag-asawa. 46. Yung nag-asawa kayo, ibig sabihin, wala kayong unang asawa dati. Wala po. Total, nasabi niya rin na masukang kayo. Ilang taon kayo nung nakulong? Yung edad mo? Ano, 16 po. 16 ka. Mabata din. Ah, kaya napako ka sa ganun. Gusto mo, 10 na rin yung makukuha mo. 15. Pero kuya, okay lang bang itanong namin kung anong naging pasal? Dahilan. Dahilan. Ano po? Eh, homicide po. Ah, homicide. Nakadisgrasya kayo. Tsaka frustrated homicide. Ano yan? Napaaway. Isang robbery homicide. Robbery ano, madami naman kaso. Eh, ano po eh, nirate po kami nung pangkat ni Teniente Sing. Si Teniente Sing? Opo, nung araw pa po. Ano yan? Bombay yan, di ba? Oo. Kahit Bombay. Sing eh. Oo nga pala, Sing. Siguro hindi naman kay re-ready no, maniningil lang, ba't nagtakbuhan kayo? Ano, pero dati kayong medyo hindi magandang landas na tinutungo ninyo. Ay, hindi naman po. Paano kayo nasama sa mga dalawa? Eh, kasi shiner po ako sa loob ng planta ng Coca-Cola. Oo. Eh, ngayon po, meron kaming kapitbahay na kaibigan ng kuya ko. Nalasing. Oh. Eh, niaya po kami. Oh. Nahanapin ang lubid ng kanyang baboy. Oh. Eh, may nakasara na pong tindahan. Doon niya raw naiwan. Yung lubid ng baboy? Oo po. Eh... Nakakabit yung lubid sa baboy? Hindi na po. Ha? Nahanap niya yung lubid. Yung lubid na? Yung baboy. Ha? Naiwan niya, tarog daw. Pero nahanap yung lubid. Oh. Wala yung baboy. Wala. Tapos, sa dulo ng lubid. kukunin niya rin lubid. Naiwan daw sa loob. Oh. Eh, nagpatulong sa amin. Oh. Lumigit kami sa likuro ng tindahan, nakasarado. Oh. Biluksan niyo? Opo. May bintanang maliit. Eh, pumasok po rin. Pasok kayo? Eh, sila po pumasok. Oh. Eh, imbis na lubid po yung kinuha niya, mga alak, sigarilyo, kaya ano lubid. At tatawalin si kuya eh. Oh. Yung dulo daw ng lubid na kinuha nila, hinatak nila, may mga meleeg. Meleeg ng alak. Meleeg ng tao na kagano'n. Kaya sa kanila nabintang. So ibig sabihin, damay ka lang. Damay po. Hindi mo alam na gano'n ang pakay. Ba't may murder pa? Eh, yung pong nakakaraang mga panahon, dahil napapasama ako sa mga barkada. Gang? Opo. Ano ang tatak mo kayo? Sputnik. No? Sputnik. Yan yung planeta? Pinura ko na ko eh. Sputnik. Ah, kami talaga yun. Iba yun, sikat yun doon. Kalaban ng okso ba? Opo. Kuya, si ate, nung nakilala mo si kuya,
nakalabas na siya noon. Hindi mo ba iniisip na masyado ka pang bata para mag-asawa sa 46 anyos? Bakit? Walang bisyo. Wala ka bang magulang? Na anong saan ka sa Blooming Treat nakilala niya? Anong ginagawa mo sa Blooming Treat? Kumakain po. Nang? Kanin. Ano ba? Kung natatawa si Mar Romel, oh. Hapunan, oh. Mar Romel, ito mag-asawag to. Ako punong-puno na rin sa inyo, ah. Hapunan. Kanin. May ulam. Meron po. Anong ano ulam? Itlog. Itlog. Tapos ikaw, nakita mo siya. Sarap din nakausap. Nakita mo siya. Kumakain. Oh, ano sabi mo nung kumakain? Yan lang ulam mo? Hindi, o. Ano sinabi mo? Kung maaari siyang makilala. No! Ibig sabihin, no! Pang Ruben, nung nasa Blooming Treat ka, anong ginagawa mo doon? Naghahanap ka rin ng lubid? Ay, hindi naman. Namamasyal-masyal po ako. Namamasyal-masyal. Ba't si Mang Ruben lagi nakatungo? Ewan ko po. Mang Ruben, inabot niyo ba yung panahon ng hapon? Inabot po. O, inabot. Kaya ganun ang ganun. Eh, sanay kasi sa pagkato eh. Hi! Nagbabawi ko sa century. 1942 kayo pinanganak? Ano? Hindi po. Hindi, 1946. 36. Ha? 36 pala. O, tama. 1936. Pero, kuya, oh, sige, bago natin ituloy-tuloy yan, maganda yung kwento eh, para mas mahabaan natin yung kwento mamaya. Hindi pa natin nakikita kung paano yung barkada, paano siyang nakadisgrasya, yung mga ganon. Kasi po, hindi naman namin na hinahalukay kung ano man yung nangyari sa inyo, pero parang magandang aral yan para sa kamataan. Ay, makukuha tayong magandang aral. Ha? Pwede po ba yung kuya? Pinakamagandang aral dyan, huwag maghanap ng lubid. Oo. May nag-aya-aya sa'yo. Halika. Hindi pa ba kayo nagtaka nun? Lubid lang pinahanap pa. Dati nilang bumili ng bagong lubid. Pambihira. O, ito na po. Pasalubong muna namin sa inyo. Go! Unang-una, Mang Ruben. Ito po. Maswerte po kayo at meron kayong 10,000 at Coke kasalo. Ito po yung 10,000, Mang Ruben. Kumpletuhin ang bawat kainan, samahan ng Coca-Cola. Mga Dapper Cats, bumili ng masarap at malamig na Coke kasalo para sa inyong parang adobo nyo. Hindi adobe din ang barbecue, hindi barbecue lang. Kaya ay kumpletuhin ang lahat ng kainan dahil kumpleto kung walang Coke kasalo. Ayan o, tingnan mo yung damit ni Man Ruben. O, nagtrabaho siya sa Coke talaga eh. Meron siyang Coke. At nagdagan pa po natin yan. Diba? Ayan, meron pa po kayong grocery item, 2 sakong bigas at 5,000 pieces. Galing naman po sa Pure Gold. Ayan po sa inyo po lahat yan. Dahil sa Pure Gold, always panalo! Dagdaga pa po natin. Ayaw hawakan ni Man Ruben. Ikaw rin taga-hawak. Meron pa kayong cellphone po ito. O+ 8.37Y Android phone. Tuloy-tuloy pa rin ang O+ Nationwide All-Out Blow-On Anniversary Sale. Meron din silang O+ Red Hot Sale o sa O+ Concept Store sa Robinson's Galleria na up to 1,000 pesos off. Kaya sugod na mga Dapper Cats. At meron pa po kayong regalo, 5,000 pa rin po. Galing naman po ito sa Happy Toothpaste! Talagang sinusurrender niya agad kay Mrs. Kaya ano pang iniintay natin? Sumugod na kayo sa ating mga sukit tindahan at hanapin ang Happy Together Sachet! Tatay, nanay, ngayong panahon ng tagulan, naku, gumamit tayo ng appliances na maaasahan mula sa Hanabishi! Meron kayong LED TV, industrial fan, at washing machine. Kompleto po yan. Lahat po ito ay atin sa atin ng Hanabishi, ang mga kapatner ng baktikal na nanay at tatay at bossing for 30 years. Dagdaga pa natin, dalagdaga namin may wagang jewelry box sa tinsenyo ng Villa Rica Pawn Shop. Ipili kayo tay, kahit alin dyan sa tatlo. Ruben! Tatu! Meron kang Villa Rica Cash padala sa Villa Rica. Safe ka, sure ka, at special ka, kaya abot kamay ang pangarap. Dagdagan pa rin po natin yan. Meron pa kayo at pwede kayo magkaroon ng sariling bahay at lupa. Galing naman sa Lumina Homes. Kaya Ruben, nasan po yung sinulatan yung papel? Yung registration, ate. Ano pong pangalan mo? Alma po, Ibite. Ibite. Alma, ayan, Ibite. Yung pala nasa tattoo ni ano, Mang Ruben. Oo, Ibite apelido niya. Kaya yung nakuha nilang lubid, ibitin. Uy! Natatawa si Man Ruben eh. Eto, Man Ruben, kayo na po maghulog. Baka swerte po kayo, kuya. Baka yung maswerte mabunot. Ito po ang pwede ninyo mapanalunan galing sa Lumina Homes. Lumina Homes! Everyone's home! Dagdagan pa rin po natin. 5,000 pa rin po. Galing naman po sa Strike Multi-Insect Killer.
Ayan po, para sa inyo, para iwas sakit, iwas dengue, yan ang strike. Dagdagan pa rin natin yan, meron kayong gift pack mula naman sa Rexona Motion Sense. Ito pa yung 5,000. Sa bawat galaw, lalo kang bumabango. 8 pesos lang sa mga sukik tindahan, yan ang Rexona Deo Lotion Sachet. Kaya with Rexona Motion Sense, smell fresher with every move, move pa more, fresh pa more. Because it's one, oh, let you down. Dagdagan pa natin na kung meron kayong 5,000 pieces mula naman sa Omni Electrical and Lighting. Yes. Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights. Dalawang libre ticket naman po, galing naman sa To Go Travel. Mga Dabber Cats, tayo na at bimahe sa To Go Travel, 5 pesos lang. Pwede ka na magpalawan, Boracay, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro at marami pang lugar nationwide. Kaya ano pang inihintay na naman? Bakit ba kayo naghihintay? Magpabook na kayo, tumawag sa 5287000 o bumisita sa togo.com.ph dahil sa To Go Travel, relax ka dito. Kompleto po. Congratulations po, Mang Ruben. Salamat po. Mang Ruben. Kahit Bulaga kay Senador Tito Soto. Wala po ka naman. Mang Ruben. At sa brother mo, kay Bossing. Mang Ruben, may sinasabi si Tito Sen. Yung pong, ano pong hanap buhay ninyo ngayon? Eh, naggagawa ng payong, sapatos, shine, repair. Ah, naggagawa at nagre-repair ng payong? Eh, ngayon po, hindi nakakalbas. Sira po yung karitong ko, baksak. Bakit ano nangyari? Hindi bagay ba po? Tagal na hindi nare-repair. Pero nagtutulak pa kayo ng kariton, Man Ruben. Ang delikado na po sa kalagayan ninyo. Hindi na nga po ako nakakalabas. Kaya yung gamit ko, inuwi ko yung iba dito. Dito nila dinadala. Pag may papagawa, dinadala dyan. Opo. Ilan po anak ninyo? Eh, pito po. Pito? Opo. Mula nung, 30 years ago, no? Opo. Kapito, may mga hanap buhay na po lahat. Eh, yung iba po. Yung iba namatay, ang isa nawala. Isa nawala, isa namatay. Paano pong nawala? Noong panahon po ng... Hapon? Hindi po. Ano naman? Ano panahon? Yung nagkumpo si Cory ng Revolusyon. People Power? Opo. Tapos 1989, nawala po yung anak ko. Bakit? Sumama sa kudeta? Hindi po. Ano? Dito lang po sa kabila. Naggagawa ko ng payong sa kabilang gilid ng kalsada, siya na naglalaro. Nung maglaro siya, nakapulot siya ng sirang payong sa dulo ro sa kanto, binigay sa akin. Naglaro na siya, ay doon siya papunta. Ay doon ko na pinansin, gumagawa ko dahil lugar lang namin. Hindi ko nakita, lumabas yung asawa ko, bagong panganak mo siya. Hinahanap niya yung anak namin, yun po ang panganay. Sabi ko na dyan na naglalaro, hindi na makita. Sabi, hanapin mo muna. Hininto ko yung ginagawa ko. Nagpunta ko sa mga barabarangay at saka sa mga yung mga presinto. Ilang mga, taon po yung anak niyo? Ilang taon po yung anak niyo? 6 taon po yung nawala siya. Ano pong pangalan? Amante Evite. Amante Evite. 6 years old nawala? Opo, 6 years old. Yun yung pangalan. Nakita? Hindi na po hanggang ngayon. Baka buhay yun. Baka buhay pa yun. Hindi ko nga namin alam eh. Yung namatay, ano naman po ang kinamatay? Ay sa puso po, lumaki. At nung namatay po. Ilan taon po nung namatay? 4 taon po. Bata pa rin? Opo, bata pa. Yung pong nawala, hindi nyo po hinanap? Hinanap po. Nireport ninyo? Saan po ako napunta eh. Nireport nyo sa polis? Nireport din po. Punta ko sa ABS-CBN, Channel 2, Channel 4. Hindi nakita? 13. Hindi pa rin nakita. Hindi pa rin. Subukan nyo po rito sa Ikbulaga. Baka makita natin, manawagan po kayo. Hindi, dami na natin kasi napagtagpo rito dito, Sen, eh. Oo nga. Sige po, pwede nyo pong panawagan. Matagal na nangyari yun. Anong taon nangyari? Anong taon po yun? 1989 po. 89. Nandun tayo sa ABS noon. Pero hindi na sa programa nyo, eh. Tama na. 89. Gusto na. Sabi? Oo, yun na. Yung mga contract kay Marcos, nakasulat sa t-shirt niya. Tama na, sobra na, palitan na. Opo. Oo. Yun yung nakalagay sa t-shirt niya. Opo. Sige po, baka gusto niyong panawagan yung anak niyo. Eh, kung mayroon pong nakakuha na... Ang pangalan?
Opo, Amante. Amante, Ibiti. Dito po sa lugar ng Dinalupihan, kanto ng Solis at Dinalupihan. Eh, kung maaari po sana, kung magbago po ang inyong isipan na magulang ay nananabik sa kanyang anak na nawawala, ipagkaloob niya pong mabalik sa amin. Yun kasi, Mang Ben, kung isipin natin, siguro mga 23 anyos na siya ngayon. 30 na po. Oh, 30. 33 years old 33 years old na po siya. Pero, siyempre, yun ay nakagis na niya magulang. Pero sana makita nyo man lang kahit papano. Opo nga. Kasi hindi nyo naman sinadyang mawala siya. Hindi nyo siya pinamigay. Hindi po. Aksidente siguro, nawala. Aksidente. Tapos yung taong kumupkup naman siguro. At maganda naman ang buhay siguro ng bata. Inampun. At sana magkita sila. Kasi yung taon na yun, alam na ba niya yung pangalan niya? Ano ba ang tawag niyo sa kanya? Ano ba ang alam niyang pangalan niya noon? Amante po. Pero, amante na talaga. Pero siya alam niyang amante pangalan niya. Walang prinsipe. Wala po. Wala. Okay. Iba yun. Abante yun, abante yun. Pare, abante. Iba yun sa prinsipe, amante. Diretsuhin mo na kasi. Pwedeng dinukot. Ano po? Baka nasa ibang bansa pa yun. 6 years old. Pusa po ng doktor ng bata. Baka nasa ibang bansa. Hindi nanakaw nila yung bata. Merong kinukuha mga pyesa ng mga laman loob. Meron naman binibenta sa mga sindikato, mga... Oo. Hindi alante, ah. Hindi alante. Hindi alante. Hindi. Hindi naman ako nawala eh. MPA. Si ano naman, si Amante. Kung alam mong Amante ka, ang pangalan mo. At nadukot ka nung bata ka. Hindi, baka hindi pa alam niya yun, Lana, nadukot siya. Baka nagaya. Meron siyang nakagisna na magulang. Kung sino man, eto ang totoo mong magulang. Gusto ka lang niyang makita. O kung may time ka, Amante, Abite, tumawag ka lang sa 426-6423 sa Itbulagayan, ha? 426-6423. Gusto ka lang naman makita nung ama mo. Wala naman. Mukhang okay naman sana yung buhay mo. Ha? Opo. Namimiss nyo siya? Eh, sige po. Matagal na pong namimiss. Kasi sabik na kami makita yung anak namin na panganay. Yung iba kasi, hindi masyadong masunurin. Eh, nakakagawa ng mga paglaban. Matitigas ang ulo ng mga anak nyo, ha? Opo. Oh. Ayoko naman magaya sila sa akin na bata pa lang ako, nakulong na kangad ako. Paano nyo pinagsisihan, Mang Amante, mga nangyari sa inyo? Eh, labis-labis po. Kasi, nung araw pong nakulong na ako, eh, madali na akong mahuli. Pinabagal siya ako, makita ko ng pulis, hinahabol-habol. Bakit? Dahil sa nabalita nga ang alias ko, Bintato, eh, iinit na sila sa akin. Pinag-iinitan siya lagi. Kumbaga, pag meron nangyaring kaguluhan dito sa lugar ninyo, ikaw agad pinupuntahan. Opo. Kaya kung may pulis nga, tago ka agad ako. Kahit wala kang kasalanan? Opo, po. Kasi kahit wala kang kasalanan, dampot ka. Kasi po, kayo yung pwedeng suspect. Kung wala silang may kaso, bagay siya. Pero pinagsisihan nyo na yan, Ma'am. Opo, kaya nga hanggang ngayon nandito ko, nasa laya ako kahit na naghihirap ako, nagtitiis ako. Anong sinasabi niyo po sa mga anak nyo pag matigas ang ulo? Huwag nila akong gagayahin. Mahirap ng buhay na nadanasan ko. At wala akong alam dahil hindi ako nakapag-aral. Hindi ko pinag-tusan ang aking pag-aaral. Mm. Nung nakulong kayo, ang magulang nyo ba hindi man lang ba kayo pinagsasabihan noon o inaawat pumarkada? Patay na po sila pareho. Nung time na yon? Opo. Bata? Sinong may hawak sa inyo? Yung mga kapatid ko na matanda. May-ari ng bahay dito dati. Binenta niya lang. So, dati nakadisgrasya kayo, pinagsisihan nyo na yan? Opo. 1952 yun, 1952. Opo. Gano'ng kahirap doon sa hindi nakakaalam paano, kahirap sa loob? Oo, mahirap nga po. Kaya na sumama ako sa Megang dahil protektado kayo. Nakala nyo may protection kayo? Oo, hindi. Kasi nung araw, usong-uso yung ganyang gang. Kasi pag pumasok kayo na wala kang... Grupo? Oo, grupo. Eh, kung ano-ano gagawin sa'yo. Pero nung napasok kayo, may tatak ka na? Ako po? Opo, hindi. Siya yung kapitbahay niyo. Alam ko na. Hindi, Jose. Po. Alam ko na kung sino inaabot niya roon sa munti. Sino po? Si Ben Ulo. Talo mo sa kanya. Ben Ulo. Anak niya mo, si Roddy Ulo. Ah, si Roding Ulo. Yun ang inaabot kilala po. Oh, hindi, kilala kayo lang. Sa lugar namin yun, sila Roding si Mang Ulo. Ben, hindi mo inabot? Inabot din po. Oh, 1954 yun eh. Opo, inabot din. Kaya lang, pipilay-pilay siya, may tama ng bala sa hita yata na transfer na sa Muntinlupa.
Saka si Kamlun, nakasama ko. Si Kamlun! Oo, sa Mindanao. Pero nung araw, Muntin Lupa, walang droga nung araw, ano? Wala po. Oo. Matitinupa. Matitinupa, nagpapatakbo ng Muntin Lupa noon eh. Pero ngayon, medyo... Iba na po, iba na po ang panahon. Pero Ma'am Ben, ang pag nakakulong ka, di ba? Parang yung isang araw, isang linggo. Aba eh, totoo po yun. Hmm. Doon kayo natuto magtato? Doon po. Sino nagturo sa inyo? Eh, alam mo naman po, siyempre, pag may nagtatato, hihiramin mo yung pangatato, yung ibang mga batito. Halika rito. Ang nangyayari po kasi dyan. Yung pagpapraktisan niya. Yung mga basok. Ang nangyayari dyan, pag nakukulong at lumabas ng napakaraming tato, huwag ka masyadong matakot sa kanya. Oo, pag maraming tato sa katawan, huwag ka matakot. Bakit? Pinagpraktisan niyo. Pinagpapraktisan sa loob yun. Matakot ka yung lumabas ng munti. Yung walang tato. Yung mga singa. Ibig sabihin, hindi nila nahawakan yun. Eh, yung iba naman po, may bayad. May bayad. May bayad. Eh, may bayad. Hmm. Ayun, magkano binabayad sa inyo? Eh, yung natato po siya, ito nung bata pa ako. Ito, 50. Yan. 50? Ahas ang ulo, babae. Eh, yung tumira dito. Oo. Yung Erning Reyes na Tondo, yung pumatay kay Asyong Salonga. Yan ang nagtataw sa'yo? Oo. Si Erning. Oo, Erning. Ito naman, 50 rin. Si Erning ba, taga Angustia, taga... Kabilang Ibayo. Binibid ko na siya lang. Oh, tagaroon. Yan yung isa, Ibayo. 50 rin. No. Sino rin nagtato niyan? Si Erning Reyes. Erning Reyes din. Oh, tamo. Laki ng kinita mo. Naka-100 ka. Eh, itong dito. Ay, marami na po eh. Makakakosa ko na sa spook ni. Ikaw naman, ate. Nung nalaman mo, nung magsama kayo, hindi ba alam talaga kung anong nangyari sa kanya? Saan siya galing? Yung pinagdaanan niya? Hindi mo alam? Hindi po alam. Paano kanya ba niligawan? Kumain kayong kanin. Kumakain lang po. Sinama niya po ako sa bahay. Sa bahay? Sa bahay. Sinama ka sa bahay nila? Bahay nila? Sa bahay po. Inaya ka? Nung nililigawan ka pa lang? O yung bago pa lang kayo magkakilala? Bago pa lang po. Yung araw na yon, sumama ka? Opo. Sama ka pa lang na Sam. Kaya ka na. Kaya na ako. Mahinhin pa na itong si ate. 16 years old siya noon. 16 years old? Oh. Eh, hindi ka ba pinagalitan ng mga magulang mo? Hindi ka ba hinanap? Hindi po. Anong sabi? Okay na yan. May boyfriend ka na. May tatay ka pa. Ganun. Okay naman po. Mabait naman po siya. Walang bisyo. Eh, Jose. Po. Noong panahon na yun, madaling mapana dyan eh. Oo oh, po. Hindi hinikupido ha? Oo. Yung mga may sima. Lumilipad pa rito. Kung tawagin yung mga pana dati, Christmas tree. Oo, okay. Kasi ganun-ganun yung sima nun. Kaya pag tumama sa'yo, naku po, operasyon na katakot-takot dahil pag di pwedeng hilahin yun. Pag nahulihan ka ng abaka nun, ayun, alam na. Ayan na, gumagawa ka na nun. Pero kuya, sa lahat na nangyari sa inyo, sa lahat ng mga anak ninyo, meron ba kayong hindi nasabi pa doon sa mga anak nyo nung bagay, wala pa kayong asawa? O, nung mga time na yun. At doon sa mga, sa taong na disgrasya nyo, anong gusto niyo sabihin kung hindi man? Siyempre, matagal na yun. Maaari mong lumipas na yung panahon, pero bagamat hindi sa akin napataw na lubusan ang kaso dahil alam demanda, kaya nakalaya ako. Nagpapasalamat din ako na ako'y nagbagong buhay dahil sa mga pangyayari na ayoko nang maulit na muli. Lumapit ba kayo sa Diyos, Kuya, nung nangyari yung mga siyem, bagay? Unang-una po. Anong sinabi niyo? Tulungan ako magbagong buhay dahil sa ayokong pumanaw akong sama-sama ako mapunta. Kaya, anong binigay ng sign sa inyo ng Diyos na alam niyong lumapit sa inyo at nagpunta sa inyo para baguhin yung mga bagay na to? Mayroon pong nagyakap sa akin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nakinig po ako ng mga doktrina. Naunawaan ko naman po at ako'y sumampalataya at ako'y nabautismoan kasapi na bilang Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon po, patuloy ang pagnanamba natin. Hanggang ngayon po. Hindi lang po ako ganong nakakatupad sa aking tungkulin dahil sa dala ng aking karamdaman. Hiningi nyo na ng tawad lahat ng nagawa nyo. Opo.
sa kabila ng pagkain ng kanin. Ano? At, wala nang ulam? Walang ulam. Itlog daw. At ay, sumama siya pagkakain. Nagkaasawahan na kaagad. Ayan o. Kaya pati pagkain la rito, puro kanin lang eh. O oh, oh, ano, no, nagbasag ka Brian. Pa. Wala nga silang gamit, nang babasag pa kayo. Ay, para sa kalin. Eh, ito naman, ano yung, bigla natin ng ano, bossing saving si Mang Ruben para pakasakaling. Yung kariton, huwag nyo na kayo magtulak. Huwag na. Diyan na lang, palakihin nyo na lang yung shop nyo dyan ng pagtagawa ng bayong, ha? Hindi, tsaka may grocery na sila, Tito Sen. Pwede lang maliit na tindahan. Oo, yun na lang. Ano bang nararamdaman mo, Mang Ben? Ano bang, may sakit ka ba ngayon? Meron po. Ano po yun? Dito po sa stomach vessel ko. Bakit po? Eh, meron nung ano, diferensya yung, ano, yung... Anong tawag dito? Hindi ko po alam. Kayo po ang may sakit. Appendicitis. Abdo, liver. Appendicitis. Baka malakas kayong uminom ng araw. Opo, malakas. Meron din po ang UTI. Nagpa-check up na ba kayo? Nagpa-check up na po. Kaya lang, hindi ko na supporta ng gamot dahil sa kitaw natin. Ayun. Walang bigyan ipon natin, dito, sir. Bossing savings. Bigyan mo ang bossing savings. Yeah, Number four. Maipon-ipon yung pambili ng gamot. Ang hirap ng buhay dito sa Bilibid. Gaya ng sinapit ni Pedrong Palipit. Rakal ang pintuan, paderang paligid. Libre ahit, libre gupit, libre pati damit. Iyon! Ayos. Mang Ruben, good luck ha. Ituloy niyo po yung pagtawag sa Panginoon at saka... Sana po ay matuwid din at gumanda rin ang buhay ng mga anak ninyo. Opo. Salamat po. At saka alam, baka sakali po yung si Amante Evite, baka sakaling kumontak at malaman niya noong 1989, nawala siya sa magulang niya. Malaking pa. Congratulations, Mang Ruben. Opo, maraming salamat po. Makikita niyo po. Na, Jose. Toto mo na. Makikita niyo yung anak niyo. Unang-una, nalapit na kayo sa Panginoon. Idiretso lang po ang paggawa ng maganda at kabutihan sa kapwa at diretso ang pagdasal. Na mga bandang ilang araw lang, nandiyan na siya uli ang anak at makikita nyo para po sa pagsimula ng panibagong buhay sa mga nakaraan. Tapos na, negosyo, makaipon po kayo. Pampacheck up na rin! Magpagamot na po kayo, Mang Ben, ha? Opo. Ito po ang dagdag regalo pa po ng Itbulaga para po sa inyo. Tanggapin nyo pa po ang 70,000 pieces! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70! Ingatan nyo po, Mang Ben. Ah, binibigay talaga kay Mrs. Salamat po ng marami. Yan ito. Maraming salamat po Opo. Sa lahat ng kabubuo ng Eat Bulaga at mga miyembro nyo. Sa lahat ng natulungan nyo, wala po kong magaganti, kundi dalangin lahat kayo sa Panginoon Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. At maraming salamat sa mga Dabarcast natin dyan sa Tondo. Tutok lang kayo at mga Dabarcast dahil may Lola's Playlist pa at kalyaserya dyan. Okay, susunod na ang pinakabagong aabangan. Ito yung binanggit na natin kanina. Hindi ko alam kung patikin pa yung kanina. Music Hero na. Music Hero. Lahat ng yan. Pagpapalik ng... Eat Bulaga!